May paperon. Pure sine wave. Yung voltage natin. Ang 362 volts sa DC and then transform sa 220 volts AC, 6 hertz, ayan, pure sine wave from battery na 13.2. Hey, power up. Ito yung 3205 natin. Yung slot natin para sa 3205 or 4110. 1404, pwede din. And then yung 6060 IGBT, yung insulated gate bipolar transistor, is big size, ayan o. Ito yung gagamitin natin. Ikakabit natin to sa push-pull inverter, high frequency inverter yung gagawin natin. Hanap tayo ng IGBT. Okay, ito yung gagamitin natin. 6060. Ngayon, i-mount natin siya dito. I-test muna natin ang pag-test 10K para makita natin yung leak. Yung pag-test po, negative test probe sa collector and positive test probe sa emitter. IGBT po kasi ito eh. Pag MOSFET, drain yung gitna and then source. Ito, collector, emitter. Collector and emitter. And then, itatouch natin yung emitter and gate. Balik tayo sa collector and emitter. Yun, nag-switch. And then, itatouch natin yung collector and gate. And then, balik tayo sa emitter and collector. Nawala yung reading. Ayan. And then, touch balik sa collector and emitter. May reading. Meaning, good yung ating IGBT. Okay. Ayun yung gagamitin natin. Connected na yung IGBT natin. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng tip 41 and tip 42. Ito yung ating tip 41 and tip 42. Lalagay natin yung ating
totem pole driver tip 42. And then tip 41. Tinest ko po itong mga transistor. Ilalagay tayo ng resistor and signal diode. Ito yung signal diode natin. Okay, resistor naman tayo. Ang resistor natin is 10 ohm. Connected na yung 1N 4148N 10 ohm. Lagyan natin ng resistor yung base ng tip 41 and tip 42. 10 ohm. Yung circuit board natin mayroong mali. Yung FR207 is 1, 2, 3. And then itong isang driver natin dito sa kabilang side, sa low side, walang FR207. Yung patch recover, recovery diode. Ayan po, oh. 1, 2, 3. Ito, wala siya dito. And then, maglalagay tayo ng capacitor. 4. Maglalagay tayo ng 10K. Ang 10K connected dito sa resistor natin at 1N4148. And then yung 10K connected sa negative, yung IGBT natin na connected sa low side.
Dito yung 10K natin connected sa resistor na connected sa resistor na 10 ohm, and then yung kabilang leg ng ating resistor na 10K is connected sa BS1, and then itong isang 10K connected sa BS2. Yan ang pinaislot ng EGS. Pero ito ang gagamitin natin dito is DY002. Ang 78L05, ang pin number 3 is input. Yung pin number 1, output. And then yung pin number 2 is negative. Ito, FR207. Galing sa LED light. Ang galing natin. Lagyan natin yung FR207 natin. Yung isang totem pole driver natin, walang FR207. Tatlo lang yung FR207. Yung FR207 natin is SMD. Yung pin number 12 ng EGS002 is 12 volts. Makabitan natin yung regulator, 7812. Maglalagay tayo ng capacitor dito. Ito yung input. Dito papasok yung 12 volts. Ikakat natin yung line na galing sa regulator ng 12 volts. Yung 12 volts natin kapunta sa totem pole driver sa buck converter natin kukunin. Nagka-tie dito. Itong kinat natin, ito yung galing dito sa pin number 12 ng EGS. Ang gagawin natin dyan, i-direct natin to sa buck converter. Ito yung buck converter natin.
Ito yung output ng ating ma-converter. So, supply na natin ng 12 volts. Ito yung ating 12 volts. Ang 12 volts natin, itong side na to. Ito yung high side. Ito yung kanyang bus voltage, yung DC rail. Ito tayo maglalagay ng positive. Ito yung ating 12 volts DC. Ite-test natin siya sa 12 volts DC. Ang inverter po natin is 380 volts yung input. Ngayon, ite-test natin siya sa 12 volts. Ito yung negative natin. Yung confuse yung ating supply sa EGS at yung supply sa totem pole driver. Te-testing natin yung ating ginawa. Ito po, EGS-002 for low frequency inverter. Ang gagamitin po natin dito, yung DY-002. Ito. Kasi ito pong inverter board natin, gagamitin natin sa high frequency inverter. Ano po siya? Second stage inverter. Ngayon, itetest lang natin siya sa 12 volts. Ang input natin is 12 volts. Ito yung input natin. Positive and then negative. 13.2 volts. Yun yung input natin. Yan yung battery voltage natin na pumasok dito sa inverter board. Ngayon, ang gagawin natin, itetest naman natin yung output. Ang output ng ating inverter board ay AC. Tayo sa AC. Select natin yung AC. Di tayo sa collector kakabit. Ito yung kanyang output. Yung collector ng IGBT natin, yung IGBT na nasa low side, yung collector yung magkabilang side connected dito sa emitter ng IGBT sa high side. Ang output is collector and emitter. Dito tayo nagkabit sa collector. Susukatan natin ang output. Okay, power on. Power off.
lalagyan natin ng negative yung P number 1. Yung P number 1 natin is naka-float, walang negative, kaya wala tayong output. Yung P number 1 natin, lalagyan natin ng negative. Okay, power on. Meron na tayong output. Ang output natin is 9 volts. 8 volts to 9 volts. Ang input volts DC 13.2. And then ang output is 8.97. Okay. Ibig sabihin, good po yung ginawa natin.8.97, 96. Okay, sa next video po, ikakabit natin siya sa DC to DC inverter and then mag check load po tayo. Magte-test po tayo ng load. Ang ginamit natin ay 60 and 60. 60 ampere, 600 volts. Okay. Thank you po. Sana meron kayong nakuhang kalaman doon sa ginawa natin na inverter board ng low frequency inverter. Ngayon, gagamitin natin siya sa high frequency inverter, second stage inverter. Ang ginamit natin is IGBT. IGBT is a isolated gate bipolar transistor. Ito na yung ginawa nating inverter board na rare stage inverter. Ito yung inverter board na H-bridge gamit sa low frequency inverter. Ngayon, ang ginawa natin siyang rare stage inverter. Ang input is 380 volts, negative
and then positive 380 volts. And then yung nag-test tayo nung 12 volts DC sa input, ang capacitor natin is 35 volts. Ang capacitance is 100 microfarad. And then pinalitan natin ng 400 volts for 70 microfarad or pieces. Ang input po kasi natin ngayon is 380 volts. Ang capacitor natin, yun pa din, 330 microfarad, 400 volts. Ang ating SPWM driver board is DY002. And then naglagay ako ng film capacitor sa output. And then inductor, ito. Meron tayong back-converter. Yung back-converter, yung last na video natin, yung output, ito yung output niya, yung positive 12 volts, ito, sinuplayan tong regulator. And then yung pin number 3, connected sa pin number 12 ng DY002. And then meron ditong 78LO5. Yung 78LO5 natin, yung pin number 3, connected sa pin number 3 ng 7812. Yung pin number 1 ng 78LO5 connected sa pin number 14 ng DY002. Apply dito sa DY002 natin, SPWM driver board. Yung ating totem pole driver, ito, 8 pieces. Yung collector ng T41, lahat ng T41 natin, yung collector, connected dito sa 12 volts sa back converter. And then yung kanyang collector ng T42 connected dito sa collector emitter ng IGBT. And then ito, ganun din sa kabila, same lang. And then dito sa kabila, yung T42, yung kanyang collector is nasa negative ng 380 volts natin. Yung 380 volts natin galing dito sa DC to DC inverter natin. Ang input is 12 volts. Ang output is 380 volts. And then, mag-input dito sa collector nung IGBT na nasa high side. And then, yung negative, mag-input dito sa emitter na IGBT natin na nasa low side. Lagyan natin ng multimeter. Yung multimeter natin, seset natin sa AC. Then yung multimeter natin sa seset natin sa DC. Measure natin yung input voltage. Yung capacitor natin, mayroong voltage na 334 volts DC. Nag-i-store siya ng power eh. Lalagay tayo ng
Okay, palaro natin. Ang battery voltage natin is 13.2 volts. Ito. And then, pumasok yung negative natin galing sa life of battery, pumasok dito sa negative natin sa inverter boards. Inverter board ng high frequency inverter DC to DC. And then yung positive, itong yellow, dumaan dito sa circuit breaker. Ito, sa positive ng light yellow for battery natin. Voltage is 13.2. Ngayon, ipapower natin. Ang voltage sa output ng DC to DC high frequency inverter is 363 volts. Pumasok yung 363, itong negative dito sa board natin sa H bridge, and then yung yellow, ito, pumasok doon sa board natin. Ang 363 volts natin is DC. Ito siya. And then yung DC natin, 380 volts, magta-transform na AC. Ito. Galing dito sa output natin. Ito yung ating indicator, nakabaligtad. To 19 volts. Ang ating output is 219. Titingnan natin yung waveform. Ayan. Pure sine wave. Yan na po yung ating ginawa. Thirteen point one volts. DC, convert ng 362 volts sa DC. And then papasok dito sa H bridge, ang output is 214 volts. Dito sa multimeter natin is 219. Ayan, 60 Hz. Hindi natin siya matetesting. Walang heat sink. Baka mag-overheat. Sa next video, i-test natin. Lagyan natin ang load. Okay, power off. Power on. Power off. Mouse tayo ilaw. Voltage is 13.2 volts DC. Co-convert na 352 volts, 362. Power off.
kay Pareon. Pure side wave. Yung voltage natin. Ang 362 volts sa DC and then transform sa 220 volts AC 60 hertz. Ayan, pure sine wave from battery na 13.2. Okay, power up. Power on. Power up. Okay. Thank you. Sana meron kayong nakuha ang kalaman doon sa ating high frequency inverter na push-pull and then pinadaan natin dito sa H-bridge na inverter board ng low frequency inverter. Ginawa natin rare stage inverter. Ang ginamit natin ay GBT 6060. 8 pieces.